kaibigan. So, ay, buti-buti sinabi mo sa cast. Kasi sasabihin ko na sana na may sasabihin sana ako eh. Kung di mo sinabi, kung di mo sinabi yun eh. Pero, wag na lang. Wag na lang, guys. Shoutout kay Shane Lynn, sabi ni Blisket, kay Robinson Jr. Shoutout sa mga single. Sabi niya, shoutout sa mga single dyan at saka syempre sa may mga minamahal. Yon. Oo, doesn't mean na single kayo. Syempre, batiin niyo Happy Valentine's Day yung mga family niyo dyan. Your parents as well and relatives if ever. Pero ito na nga yung picks natin, oh, Fnatic. 4 picks na yung nakita natin sa both teams. Yes. Fnatic getting the Brewmaster and Dark Willow. And Boom Esports naman, they got the Bane and Lifestealer. So it's safe to say na Tusker. Tusk is a core hero nga at parang papunta nga siguro to sa mid lane Japoy. Japoy again with the Tusk. Oh, could be. Nakita natin yung Tusker ni Japoy way back up against Polaris? Oo, Polaris nung nakaraan, sobrang lakas ni Japoy doon with the early rampage, I think 13 minutes. 13 minutes rampage. Rampage si Japoy doon, pero could be an offlane toss card din. So, hindi pa natin alam dito nga sa Boom kung ano yung magiging role na itong toss card. Pero he's a decent laner up against Pangolier, that's for sure. So, Fnatic, kulang sila ng hero ni Gabi. So, pantapat nila dito nga sa Lifestealer na carry ng Boom. When it comes to Lifestealer, maganda siyang hero para dito, kalin ng isang Brewmaster. Pero, yun nga lang, kapag teamfight na, minus one talaga. Ito nga Boom. Mm-hmm. With the Cyclone na meron yung Brewmaster, plus Brewmaster sa kanyang Aghanim Scepter later on. Sobrang magiging solid yon sa may team fight. Pero Fnatic with banning out Viper and Timber, so is it gonna be carry Monkey King? Parang Monkey King yung nakikita kong magiging carry dito ni Gabi sa mga bans lang ng Fnatic. Oo, tingin ko din maganda naman talaga ang Monkey King dito. They ban out heroes na nakaka-counter talaga kay MK, Timber, Viper, actually kahit si Beastmaster. Annoying na din yan for an MK eh, kasi puputulin lang yung puno, and we all know pag naputol yung puno ng MK, ang tagal na masestan yan. So of course, we will see naman kung ano yung ipipick ng Fnatic dito, and it is going to be an MK. Oo. Carry nga talaga. Tsaka dalawa lang yung pagpipilian dito nga ng Boom. That would be Terrorblade and Monkey King. Pero they chose to let go etong ang si Monkey King instead na okay, hindi kaya ng hero natin si Terrorblade kapag tumagal yung laban. Kasi nga, nandun yung illusions, which is ayaw na ayaw ng isang Lifestealer kalaban at saka ayaw ng Bane kalaban. So why not ban out Terrorblade and pick out that Monkey King, kasi nga ibigay yung Monkey King kasi mas kayang i-control yon ng isang Bane onto team fight. Yes, but last pick ng Boom Esports dito is Magnus ni FBZ. I think maganda din naman yung Magnus. Syempre, yung dalawa niyang course na kasama is makaka-benefit dun sa Empower, and also meron kasi siyang skewer. So pwede lang niyang skewer out si MK sa kanyang Wukong's command. And I think laning-wise, Magnus can lane up against an MK naman. Miling hero nga lang siya, so possibility na magpo-proc din agad yung Jingo Mastery nito ni MK. But so far, I think he's okay since meron din naman siyang escape mechanism, which is the skewer, makakalayo naman siya. Oo. Kahit pa paano, sabi mo nga, meron siyang escape mechanism. So hindi siya katulad ng ibang heroes na kapag katapat mo si Monkey King, matatakot kang lumaban. Mm-mm. Or matatakot kang mag-lane talaga kay MK kasi nga ang sakit ng Jingo eh. But with this Magnus na merong skewer, it could turn around the fight pa. Pwede mo mahatak yung Monkey King under the tier 1 tower. So, pwede mo mabawasan or di kaya mapatay yung MK. Pero syempre, mamaya pa yon. That's the possibilities lang na pwede natin makita onto the laning stage. Pero what about you guys? What do you think about the draft? Sino nga ba ang mas angat at mas lamang when it comes dito sa draft sa game number 2? What do you think, LV? I think mas gusto ko yung draft ng Fnatic dito mainly because of
the Brewmaster Pangolier, feel ko kayang-kaya nila lumaban early. Meron din kasi silang pang-control, which is yun nga yung Cyclone neto ni Brewmaster, pwede niyang paliparin. Kahit si, ano lang, si Bane lang, para maging totally useless or even the Tusk, yung papaliparin nila dito. So I think, medyo gusto ko yung pick ng Fnatic dito, pero yung pick naman ng Boom, eh, palag-balag din. Oo, meron silang Magnus dito to control hero sa may teamfight. Meron din silang Lifestealer kahit papano. Siguro takot lang talaga ako dito sa Rikimaru. Especially yeah, yung dalawang supports ng Boom cannot to work kapag nandun yung smoke screen. Maka-cancel out yung ultimate ni X-Nova. Ruby cannot freely move around the map as long as nandun nga yung smoke screen. You guys might... Grabe naman si Gabi. Disband soon too, sabi ni Gabi. Sino ang kausap niya? Yung ano, yung Boom. Sabi talaga ni Sepir, wew. grabe ka Gabi ah. Pareho kasi silang na-relegate sa Division 2. Nga. So... Okay. no comment. No comment. Pero yun yung sinabi ni Gabi. Eh, kung pareho naman silang na-relegate, parang okay, pwede natin sabihin yun. Pwede naman. Sila, kasi, sila. Siyempre, siguro magkakaibigan lang naman yung mga yan eh. Pero tayo, syempre, off tayo dyan. Out. Out tayo dyan. Hindi natin pwede sabihin, uy. Siguro ano lang, nagsasalita lang si Gabi based on experience. Based on experience. Kasi dinisban na sila eh, di ba? So malay mo, ganun nga yung nangyari. Pero anyway, Pangolier and Tusk matchup. I was expecting this matchup din kasi talaga sa mid lane. Usually, pag Tusk mid, Pangolier talaga yung pinantatapat niyan. Kasi nga, laning-wise, kayang-kaya nilang dalawa. Yun nga, sabi natin earlier, no, na depende na lang talaga yan sa paggamit at sa mga sa gagawin na itong dalawa. Kumbaga yung, anong tawag doon? Yung... Hindi ko alam yung word sa Tagalog eh. Ibisaya mo na lang. Para sila na yung mga... Ayun, yung diskarte nila pala. Ayun, yung diskarte strategy nila. Pero X-Nova, medyo hirap lang dito talaga mang zone out sa may bottom lane. DJ kasi mas mabilis yung attack speed, mas malayo yung range na itong isang Dark Willow na it makes it hard for X-Nova na makapag zone out sa may bottom lane. Yobudge naman, para sa akin, he's a really good laner. Kahit sino yung kanya nagiging katapat. Pansin ko kay Yobudge, he keeps on winning his lane. Yun nga lang, kailangan mabalance out yun ng kanyang mga kasama onto the side lane sa hindi masyadong malugi onto early stages. Kasi Japoy talaga, superstar sa may gitna eh. Malakas naman talaga mag-mid si Japoy. Nai-stump niya parate yung kanyang mga nakakalaban kahit papano eh. Ay, even nga Mikoto sa may middle lane nung laban nila Talon, kayang-kaya niya eh. Yun nga lang, ang hirap lang talagang gumalaw kapag hindi na even out yung lane din sa may side lane. Kapag you're playing from behind, ang hirap mag-recover, lalong-lalo na kapag ini-stump na kayo ng kalaban. Pero ito din yung downside sa post 5 na Ricky. Hindi siya talaga, kung kailangan niyang mangharas ng hero, eh, kailangan niya mag-blink in. Yung lalapit talaga siya, hindi, unlike yung support neto ng Boom, which is si Zephyr, na pwede lang, di ba, range hero naman. So, kahit malayo, masasaktan niya si Ricky. Kaya dyan, well, kailangan dyan na, din niya maging maingat dito. Kung kailan siya go, kung kailan siya lalapit. Oo, he's trying his best naman. Makita natin na humihit siya ng right click kahit papano, kahit ang hirap lapitan na itong ang Rubik. Kaya nasabi mo, he's a range hero na palapit pa lang si Rikimaru. May dalawang hampas na itong ang si Zephyr. Not to say, meron pa yung paid bolt na nagtatanggal ng physical damage. Nag-denegate ng physical damage para mahirapan mag-farm itong si Gabi sa my lane. So, all yes, goods for Boom. Para sa akin, unlike kanina nung game number... One. Kasi nung game number one, totally na-stump ng Fnatic yung lane nila eh. Pero this time, I think sustainable yung lane ng isang Magnus and Rubik. Laban dito sa isang MK. Yes. At nakikita naman natin dito, no? Kasi based on last hits, FBZ naman, parehas lang sila ng last hits dito ni Gabi. And nakakapalag naman talaga yung Magnus. So that's doing good naman.
for FBC kasi compare natin sa game 1, yun nga eh, sobrang lugi niya nung game 1 eh. Hirap na hirap siya sa top lane at ngayon nakabawi na din naman. And I think as a Magnus, kailangan niya din talagang hindi malugi dito sa may top lane kasi yung isa sa mga power spike ng Boom dito is the reverse polarity ng Magnus. Oo. Tsaka makapag-arcane lang yung Magnus. Kaya-kaya niya nang batuhin ang skills. Itong Fnatic, dalawang melee hero sa top lane. Sobrang magiging magandang lane yan para sa kanya. Max out mo lang yung shockwave. So, it's gonna be okay. Meanwhile naman, Japoy onto the middle lane. So lang sila ni Armel. There's no first blood yet. So, dito naman sa bottom lane, Natsumi is doing fine up again dito kay KP. So, diba? Wala lane. Nagkakapatayan. Kung meron mang mamamatay, tingin ko sa top lane yun. Malakas yung Magnus at saka etong Rubik na combo para sa akin. Oo, malakas nga talaga. Shockwave max, tapos Fade Bolt. Tapos pag may arcane ka, masaspam mo. Dito sa MK and si Ricky. Ricky's not the best position 5 on to laning. Pero maganda siya sa team fight na. Kapag nagka-level 6 na siya, gagala ka lang ng gagala eh. Oh, sino nanalo first blood? Wala pa tayong first blood, guys. 0-0 pa yung score natin, pero parang papunta na nga siguro tayo doon. Okay, there's the lift, pero makakatalon pa naman si Gabby dito. Magpop-up yung Jingo Master niya, pero Janwell, he's very low on mana, but I guess they are going to be okay. And makakapag-lifesteal naman si Gabby dito sa may top lane. So, he's good. Oh, he is good and he is okay dito kahit papano sa may taas. Pero, Rune, magre-respond na soon. Ito na naman ang movement ni X-Nova. Every single time, guys, si X-Nova nasa may middle lane. Itagaan nyo sa bato. Pero DJ, nandito na stop lane para parusahan etong si FBC na kanina pa nakakapag-farm ng maayos. Pero medyo mahirap yung kill potential dito sa top lane unless ma-root ng Bramble Maze etong si FBC. Pero Janwell, he's kind of low. There is a fade bolt. Pero kailangan tumakbo ni FBC dito. There is the lift para pigilan si Gabby pero makakatalon pa. Kaso nandito na din si X-Nova. Matutulog ng onte si Janwell pero nagpapasahan lang, but the first blood will be taken by X-Nova. Two heroes dead for Fnatic. Very nice TP, and that first blood is brought to us by 747. So kung gusto niyo magbet, guys, just scan that QR code or message niyo lang yung Kuya Nick para may tanong kayo masasagot namin right away. Pero Boom with a great kill onto the top lane as expected. Ang lakas talaga ng Magnus and Rubik combination laban dito nga kay Ricky and Monkey King. Wala kasi silang ways na ma-zone out yung dalawang heroes ng Boom eh. Talagang right click yung panlaban mo and hindi mo naman masyadong masusulit. Pero KP, Vanguard. KP, hang kunat-kunat na eye shards block na yan. Tingnan natin, hahabulin pa naman nila si KP dito. Okay, medyo malasing-lasing yung dalawa natin. But there is the snowball, papalapit. But this is like a lot of time bago nila mapatay yung Brewmaster. Naka-Vanguard eh. Masyadong makunat. Negated yung physical damage netong Boom. Pero patay naman din si KP. So kahit pa paano, nandun yung experience na kuha naman ni Japoy. I think yung kill na yon. So yung mga na-miss out niyang creep sa may middle lane, si X-Nova, yung Rubik na muna, si Zephyr yung sumalo. Okay, but there's smoke. Armel, ginamit na yung rolling thunder dito. But I guess mamamatay si Janwell. Kasi masyado na din siyang malalim. Armel, nag-roll na lang papalayo. Pero makikita naman niya si Zephyr. There's two heroes. Naku po, nandito na din naman si Dark Willow, Bramble Maze. Matatamaan, pero pinatulog si Kuya Mong Armel. But he is going to be fine because of the shield crash. May a little bit of shield din naman siya. Pero DJ, gustong papatayin ni Japoy. But I guess hindi siya magsasucceed because of the Shadow Realm. Oo, sobrang tapang din ni Japoy. Alam niya kasi walang ultimate etong si Pangolier. So if in case, force out lang nilang umuwi, etong nga si DJ dito sa may middle lane. Pero mahirap pagganahin ng early yung heroes ng Fnatic sa totoo lang.
Kasi kailangan mo ng ultimate ng Brewmaster para gumana siya. Pangolier, kapag katulad nung nangyari, hindi masyadong gagana ng early. Unlike eto ngang Boom na, even without reverse, kayang lumaban ng Magnus eh. Yung Shockwave alone, yung damage nun, sobrang overwhelming para sa heroes ng Fnatic. Samahan mo pa sila ng napakabilis na gumalaw ng Tuskar. 15 seconds lang yung cooldown ng kanyang ultimate. So each time na naging available yan, they could just go run down yung heroes ng Fnatic habang wala pa silang mga strengths. Wala pang ultimate eto nga si Jonwell. Pero speaking of rundown, nira-rundown nga talaga ng Boom yung Fnatic dito, Tricks of Trade. Pero makikita pa rin, there is the Walrus Punch and it's already a killing spree for Japoy. Pero mahuhuli naman nila si X-Nova dito. Kaso nga lang, there's a Rolling Thunder and X-Nova will die. Support for support. Mahuhuli nila si Sephir, that's two heroes. Dead for Boom. Hahabulin nila si Japoy. Gabi, nandito sa may mga puno pero hindi na sila tutuloy. Oo, grabe yung rambulan dito sa may taas. Pero thing is, nakakapag-farm ng maayos. Ito si Natsumi, nakuha ng Fnatic yung dalawang kill na yun in trade dito nga sa isang Riki. Pero para sa akin, malaking tulong pa rin yun kay Natsumi dito sa may bottom lane. He doesn't have any problem sa totoo lang sa game na to. Uy! Teka lang, mahuhuli ata nila si Japoy dito. Walrus Punch, okay, bago mamatay, gusto niyang pumatay muna. Armel, swashbuckle out. But KP is already here with a TP. Eye shards block. At mapipilitan silang dito sa may mid lane pupunta o dadaan. So, gabi na pag-iwanan na sa taas. Oo, pero wala pa naman masyadong nangyayari. KP, nasa may gitna. Maybe he's thinking na, guys, magkakaroon na ng catapult dito sa may gitna. So why not magstay muna ako dito sa mid at we'll try and defend. Pero si FBZ, yung kanilang gusto nilang mapakinabangan yung kanilang ultimate ni KP mainly. Yeah, at yun nga, yun parang gagamitin nga talaga nila. But FBZ, makakalayo ba? Okay, there is the primal split gagamitin na nila dito. And I guess, mamamatay nga si Magnus dito. Swashbuckle from Armel is the one to secure the kill. Oo, hindi na nakagalaw. Etong si FBZ, wala na din siyang option eh. Or meron naman siyang option na pumunta na lang under the tier 1 tower. Pero nakita na niya pa-action na kasi ng ultimate ito si Brewmaster. So he was just trying to cancel by RPing itong heroes ng Fnatic, pero way too late at na-release na ni KP. So sulit naman yung kanyang pag-ala-gala kasi wala naman din siyang gagawin sa bottom lane laban dito kay Lifestealer. Eh. So, pero nabasag yung bot. Yun yung ayaw mong mangyari if you're Monkey King kasi yung triangle mo. Saka hindi ka basta-basta makakalusot dito sa bottom lane. Pero Monkey King naman sila. Tingin ko kahit pa paano okay lang. Kasi pwede naman siyang pumuno-puno sa may bot later on kapag magpa-farm na siya. Pero sa ngayon, actually doing good din talaga yung lanes ng Boom dito eh. Kanina, pero si Japoy talaga lumalamang talaga sa mid kahit nalulugi. Oy, pero teka lang, sa likod, there's the RP. Kukumit nila Armel. Mabuburst down ba nila si Armel dito pero makapag-swashbuckle out pa. Rolling Thunder pero isang kalmot ni Natsumi. Mamamatay siya. Gagamitin na. Kaso mamamatay pa rin talaga kahit naka-Shadow Realm and it's a Japoy with a dominating streak. Oh, ito kasi yung strength ng heroes ng Boom eh. Normally, Lifestealer, siya yung hero na iisipin mo hindi kayang sumama sa teamfight ng maaga. Pero, depende kasi yun sa itemization eh. Kung dati yun na nag-Hands of Midas, na nagmama-L, hindi. Pero ngayon kasi yung build ng isang Lifestealer would be Desolator Armlet eh. With just two items alone, kayang-kaya niya nang pumalag. Meron pang tag team mamaya, kasama kay Tuskar. So, nandun na yun, basically, nandun na yung damage. Neto kang Boom, pero Armel,
Sayang, maganda yung ginawa ni FBZ nang nanakaw na lang siya ng stocks, nakuha pa ng may-ari. Oo. Na swashbuckle lang eh. Isang swashbuckle lang naubos lahat ng stocks dito. So, at least nakuha din naman ni Armel, no, yung stinak ng mga kampi niya. Pero eto, Janwell, pag-alagala lang sa mapa. Pero sakop na kasi ng boom yung jungle ng Fnatic dito eh. Kasi nga, eh, nabasag na nila na mabilisan yung tier 1 top tower. But speaking of tier 1, bottom tower naman ang gustong basagin ng Fnatic. But the problem dito sa Fnatic, medyo mabagal nga lang talaga sila magbasag ng top. Pero okay, nakita na ito yung pag-alagala na Ricky. But nandito si FBZ with a skewer. Papalapit dito kay Sephir. Makakapag tricks of trade pa naman. And there is the primal split from this Brewmaster. It's a Rolling Thunder from Armel. At unang mamamatay si Magnus dito. Parang matatamaan pa nga si Japoy. Hindi na aabutin. But it's going to be a double kill for this Pangolier. Kaso inaabot ni KP. Pinalipad si Japoy dito. There is the silence. There is the fear. I don't think makakapag-snowball pa ba? He is kind of tanky though. But there is a stun from Gabby. And that's three heroes dead for Boom. Oo, Boom. Medyo ano, siguro wrong target lang for them. Mm. Going for the three Kimaru. At saka level 1 lang ata yung leaf dito ng isang Ruby. Kaya hindi masyadong matagal yung pagkakaangat niya kay Ricky. And then there's a lot of ways nga kay Ricky Maru na makatakas onto team fight. So with the tricks of trade, he dodges out itong damage ng Shockwave. So ito mga magandang target yung walang defensive. Kaso, walang defensive si Gabby. Walang defensive item pa. Nahuli siya dito. RP kinumit na. Gabby, goodbye. As well as DJ, pinatay ni Natsumi dito sa may top lane. Solo kill. So, nakabawi yung Boom. Nako, may nahuli pa sila. Mahuhuli pa nila si KP. Napatulog pa ng saglitan. Pero naku po si Janwell. Napatay ni Sephir dito. So, three heroes dead for Fnatic. Oo, kahit pa paano, nakabawi sila dun sa tatlong nabigyan kanina sa Boom. So with just pick-offs, Natsumi freely farming on this game, siguro for Gabby, mahirap lang talaga yung bottom lane na lane sa ngayon eh. There's the ward, secured by Boom, so nandun yung vision sa may bottom lane. Handang-handa sila kasi alam nila kung asan magpa-farm yung isang Monkey King. At saka yung triangle din. Meron ng vision. So, makikita-kita mo yung movement ng MK sa game na to eh. So, kita, eto. Movement na makikita. Shadow Realm, i-commit na. Pero wala. Mamamatay pa rin talaga kasi three heroes yung nag-abang para lumabas siya doon. Oo. Pero Battle Fury naman ah. Ito nga si Monkey King. Pero yun nga, the movements makikita at makikita ng Boom with that deep ward na na-secure ng Boom. Pero speaking of deep ward, meron din naman eh. Ito nga ang Fnatic dito nga sa may triangle almost. Doon sa may secret shop banda dito ng Boom. So kahit pa paano eh. Nakikita pa rin naman sila. Pero this time, meron ng empower etong Magnus. So, maboost up niya din kahit papano yung farming ng isang lifestealer. So, hindi siya mapag-iiwanan onto farming din kahit na naka-battle fury etong ang si Gabby. Yes. But for Fnatic, you want to go for a four-man smoke. Pero nag-roroshan na yung Boom dito. Medyo maaga ba yung pagro-rushan? Kaso hindi sila dyan dadaan. I think they are aware na nagro-rush because of Ricky. But speaking of Ricky, yung unang mahuhuli dito at makakapag-tricks of trade pa naman at makakapag-blink out pa. So Ricky is going to be fine. Na-root si Japoy dito. And there's the RP. Kaso nga lang, isa lang yung natamaan. Ako po yung stun ni Gabby. Sobrang ganda. Pero X-Nova, he will still survive. There is the snowball to save, try and save Xnova, pero I think hinahabol na ata to ng ano, sinusunog na ng apoy, and Swashbuckle from Armel is the one to secure the kill, so it's going to be a killing spree for Armel. Oo. Para sa akin, kanina pa sila nabuboset talaga sa Ricky Maru. Ay, naku, pero speaking of Armel, nahuli nga lang siya dito, guys, at mamamatay siya na mabilisan lang, KP. He doesn't have a primal split. Pwede pa ba silang gumaw? Hindi na siguro.
Oh, hindi na siguro. Wala din silang RP to use eh. Pero at least na huli nila, eto nga si Armel. Pipilitin pa ba nila yung Rosh? Yun yung tanong dito eh. Medyo matagal, pero pipilitin nila. Okay. Meron ng Desolator. Eto si Natsumi. Merong Empower Damage. And as early as now, iniisip nila na dapat wala pang BKB yung isang MK. Makuha na natin eto nga Rosh. Pero speaking of MK, I don't think magko-contest pa sila. Oo. Kahit walang RP, walang ultimate itong si X-Nova, hindi na nila kayang pumalag sa ngayon. Oo. Kakabuhay lang din itong si Armel. Eh. So, oh, mahirap na din. And yun na nga, no? So, first Roshan will be taken by Boom, and that Roshan kill is brought to us by Vortex, guys. So, if you want to upgrade your PC, just message Vortex. Oo. So, wag lang talaga si Ricky yung talunan ng Boom. Magiging maganda yung initiation nila. Nakakainis din kasi yung Ricky eh. Kapag tinalunan mo, nakakapag-tricks of the trade, nakakalapag ng smoke. So, hindi nyo na chi-chain disable eh. So, unless na nakikita ko lang time na mampapatay si Ricky yung pag nasuntok siya. Suntok, snowball, and then yun na yun. Bitaw lahat ng skills. Pero kapag hindi nangyari yun, ang hirap patayin. Hirap nga. Oh, nabuboset sila eh. Doon sila na si setupan, 'di ba? Etong ang Boom, pero Fnatic playing from behind. DJ, okay, tatalon naman dito sa my ward spot. I think they don't have anything. Nakita ba? Okay. Malift naman nila si DJ dito, pero nakapag-ramble base na siya. There is a snowball and the walrus punch. But Armel nandito na with a blink in and rolling thunder. Tatlo yung matataman. And Japoy, I think mapapanganib nga ata. And he is going to die. Ex-Nova, mahuhuli din. Kitang-kita ni Gabi. And the stun will secure the kill. So that's two heroes for one. Oo, naging bait pa nga. Eto nga si DJ sa nangyari na yun. Ganda kasi ng tumbler story niya eh. Napunta sa cliff, na-force out etong Boom na maglagay ng obs. Plus, paggamit ng snowball na ito ni Japoy. Once he gets this snowball na gamit niya na, wala na siyang ways to escape dito sa heroes ng Fnatic eh. Wala na siyang pang-dodge ng ultimate ng Pangolier. He doesn't have the BKB yet. Alam ko, meron siyang Desolator. So, nandun yung damage. Pero Desolator, dalawa silang may Deso, no? Natsumi and eto nga si Yopage. So, siguro pang increase na din ng attack damage na. Kasi pareha silang physical damage eh. Pero may mga nagtatanong pang ilang game na daw to or standing 1-0 guys in favor of Fnatic. So best of 3 to siya. Kaso teka lang kasi mahuhuli nga nila si Armel. Napakalambot. Napakalambot lang. Ate LV, ikaw ba naman napakaraming Desolator. May tag team pa. Empower pa dito nga ng Boom. And as for Fnatic, medyo mahirap sumabay. Lalong-lalo na merong Ages of the Immortal sa ngayon. Eto nga ang Boom. So, 3K gold lead sa kanila. Gabi, Battle of Fury. Wala pa yatang next item. He's going for... Ano yun? Wala, hindi. BKB ata yung kanyang magiging next item dito sa laban. Maganda din. BKB nga. Ayan, Eye of Skadi. Siguro kay Gabi later on sa my teamfight. Ang maganda naman dito sa hero niya, mamaya kapag nandun na yung level 25 talent, Aghanim Scepter is good as well. So, pero he's going, BKB na siya, pero Daedalus muna para dun sa damage. Kasi kung makikipag-man fight ka man dito sa Lifestealer, medyo mahirap din talaga kapag wala kang critical. So, gusto mo na yung ila-lifestealer na Lifestealer, eh, mabawi ng critical. Okay. Eto. Nag-initiate na si Armel dito. Sefer ata. Mabubramble maze and he will die at matatamaan pa ng Rolling Thunder dito. Eye shards pero mamamatay din. CFBZ, two heroes dead for the side of Boom. Hahabulin nila si Japoy dito. Japoy, he does have the haste rune. So medyo mabilis nga lang ang tanong kung mapapalipad ba. There is a walrus punch committed. Pero ayun na. Pinalipad na si Japoy dito, and there is the Bramble Maze. I don't think mabubuhay pa ba Snowball? Kaso nga lang sa top lane, may pinapatay din. But it's 4 versus 1, and I think mamamatay nga si Japoy. So that's 3 heroes dead.
Oh, hinahabol nila si Natsumi. Naku po, there is the smoke. And KP, naku po, ang bilis naman ng Fnatic. Nandito na din sila. Lifestealer will die, but kailangan nila patayin ng dalawang beses kasi nga may Aegis to. Pero I don't think mabubuhay pa because the Wukong's command kinumit na. And it's a killing spree for Gabby. Oh, medyo magkalayo-layo eh itong boom sa nangyaring teamfight. Pero huli pa ito. Kakabuhay lang ito ah. Kakabuhay lang. Namatay na naman. Oh no. The power of Ricky. Gumagana na. The vision, the information provided by Gabby with his Monkey King. At ito nga si Ricky Maru. Hindi ka na komportable. If you're boom, tapos nasa labas ka ng mapa, iisipin mo parati na nandito si Ricky. There's always the dart, there's always the setup, so medyo kabahan ka na if you're boom sa game na to. Lamang ka ng early, yes. Kaso, ang hirap labanan kapag naunahan. Lalo na si FBZ, hindi mo mapapakinabangan maayos yung kanyang ability with the reverse to control kung isang boundless lang, wala na. Hindi na siya nabubuhay. Kailangan niya din ng kanyang BKB kasi there's always the smoke. So, hindi ka basta-basta makakapag in and out sa may team fight. Meron naman siya 4 staff, which is good. Nako, patay ka niya. Ay, nako, parang patay nga siguro talaga. Pero si DJ yung unang mamamatay. Armel naman. Nako po, natrap si Armel. Okay, there's a swashbuckle. Pero there is the RP on 2 heroes, Fadebolt and the Skewer. And I think Armel for Primal Split, iko-commit nila Magnus, mamamatay din naman dito. And that's 2 for 3 heroes. So, Januel, naku, may shard na pala yung Lifestealer dito. And there is the slow from the open wounds. Natsumi, mag-relage pa naman, pero wala silang sentry. Nor dust. Oo, hindi inabot ng dust. Ito nga si Januel. Pero RP, that was nice. Ganda. Oo, meron siyang 4 staff. Akala ko patay na siya doon sa may cliff eh. Pero buti na nga lang, meron siyang 4 staff na na-secure. So, na-reposition niya yung sarili niya. And then, nakapag-dish out siya ng napakagandang RP onto that fight. So, game changer talaga yung RP. At saka, hindi ka din maayos na makakagulong on this fight unless you do have Lincoln Spear. Kasi kinokontrol lang ni X-Nova etong ang si Armel every single time na gumugulong si Armel dito sa game na to. So, he's gonna go for Aghanim. So, gustong-gusto ko tong item na to kapag mga mini hero yung kalaban mo. So, meron ka pang critical tapos Aghanim Scepter, may dalawa kang bantay each time. So, oh, pero oopsie! Goodbye, Januel. Mabilis lang. Napagpatay. Ang sakit din kasi talaga ng right click damage neto ni Natsumi. So, yun lang talaga ang gagawin ng boom dito is magandang RP and then makapag-free hit si Lifestealer. Oo, yun. Si Natsumi. Oo. Natsumi na meron ng BKB. So, dalawang immunity para sa kanya. So, like 10 seconds siguro max yung kapag wala na masyadong duration etong kanyang BKB. Ngayon kasi fresh pa, so 9 seconds pa yan. So, nasa 14 seconds kapag fresh. Ganun. Sobrang tagal. Or di kaya 12 seconds. So, speaking of Lincoln Spear, sino yung may Lincoln? I think si Armel yun. Kailangan na kailangan niya ng Lincoln eh. May nakita akong bumili ng Lincoln Spear. So, kasi hindi siya makagalaw ng maayos dito nga sa game na to kapag wala siyang Lincoln Spear. Oh, parati siyang nasasakal. Parang si Armel din talaga. Kasi siya lang yung inuultihan neto ni Bane eh. Siya naman talaga yung priority. Kasi sa lahat ng heroes ng Fnatic dito, siya yung pinakamalikot sa clashes. Because of the Rolling Thunders, Washbuckle, di ba? Pero Boom naman, actually Fnatic, they know that Roshan is up. Boom, medyo malayo sila sa may Rosh Pit dito. Oo, pero tingnan natin, hindi masyadong mabilis din eh. Hindi mabilis yung Fnatic mag-Roshan. And nape-pressure sila dito sa may bottom lane kasi kinakatuknot. Kita mo naman, just a little time na umakyat ng high ground. Ito nga si Natsumi. Basag na. Ay, grabe naman si FBZ doon with a blink and skewer at mahuli nila si DJ.
Si DJ talaga yung ini-aim nila ng una dito. Kasi kanina, game 1, siya yung nagpahirap sa kanila eh. Oo. Oh. Ang layo ng range. Malayo nga. Aether lens din kasi eto nga si FBC. Pero Gabi with a double damage. Hindi ko makikita ba siguro nila. Pero meron namang double damage si Gabi dito. Next Nova is the first one to die dito sa boom. Zephyr nag-TP out but they don't have anything to cancel the TP. Pero hahabulin pa nila si FBC dito. He is kind of low but Natsume is here. At medyo natakot na din yung Fnatic doon. Oh, pero would they go for Rosh? Medyo scary to ha. Merong, medyo mahirap for Fnatic. Tingnan natin kung gagawin nga ba nila. Sige, medyo risky to. For Fnatic, matagal. LV, so for sure aabot yung boom. Aabot nga ba? Medyo matagal sila. Iniintay pa nila si Bane bago sila pumunta. I think it's too late. Hello? I think it's too late. It's too late to apologize. Iba na yung naging tono. Nakanta. But the Roshan kill, Saint Roshan will be taken by Fnatic and the Roshan kill is brought to us by Vortex. Naku! Sayang, inintay pa nila si X-Nova para pumalag sa may Roshan pit. Siguro hindi lang nila naisip na ay hindi pa natin kaya pag baka iniisip nila na mabagal. Ay, naku, pero naputol yung puno. Kung nasaan si Gabi, there is the smoke though from the Ricky and Armel. Iko-comment na niya yung kanyang Rolling Thunder and X-Nova, goodbye. Pero mamamatay din ata siguro si Natsumi dito. Naku po, mga pag-rage pa naman siya at makakatakbo. TP out to kay Sever. Yun lang, nag-ulti lang yung LS doon. Free TP. Ang nangyari kay Natsumi. Oh, buti na lang nakapag-pop pa siya ng kanyang rage. Kung hindi, akala ko makokontrol na totally eto nga si Natsumi. Pero eto na, Gabi with the top earner net worth dito sa game na to. Bawing-bawi. And now, so far, they do have 3K gold lead. Meron sila ditong Aegis of the Immortal. So far, so good. Fnatic is back dito sa game na to. Kasi kanina, lugi na sila eh, nung early pa lang. Aww. Grabe yung rotations dito ng boom. Early securing those objectives. Pero annoying na kasi talaga yung Ricky. Sa point na to, ang hirap nang gumalaw because of that constant smoke screen na binabato niya. Yan lang. Sabi ng mga viewers dito, Uber driver daw si Zephyr. Libre sakay. Yung LS, yun nga lang. Pero, ito ah. May Aegis si Gabi dito at they all have their ultimate so magsusmoke sila. Hahanap. Sino kaya ang unang biktima? Zephyr. Naku po, nag-blingin si Zephyr dito para mag-live. Pero lang, because of that, siya yung unang mamamatay. Waller Sponge ni Jaboy, i-commit na. Pero Gabi, pumapalag. Kaso nga lang, naku po, nakapag-Jane ko mastery pa. Pero Natsumi versus this MK. Sino ang tatakbo? At Natsumi, he needs to go back. Because Gabi, he is not afraid at all because he does have the Aegis and Wokong's command. Iko-commit na dito and the BKB as well. So double kill for Gabi. Pero hahabulin pa nila yung Magnus FBZ. Makapag-skewer out pa naman. There's the sun from the MK. Hindi nga lang aabot. And it is too deep. They'll just go back. But that's three heroes dead for the side of Boom. Oh, Gabi with his boundless strike. Onto the creeps. Actually, creeps yung inistan niya para magkaroon siya ng lifesteal eh. Oh. He knows na naka-BKB. Naka-BKB, naka-rage. Ito nga si Natsumi. So, bumalik yung kanyang buhay. And Natsumi cannot man-fight sa ngayon. Ito nga si Gabi. Given na meron siyang Aghanim Scepter. So, each time na makikipaglaban siya sa Monkey King, tas may Daedalus, merong Crystallis kanina, tatlo ang kalaban niya. Tatlong unggoy yung pumapalo sa kanya. So, kaya sobrang ganda ng Aghanim Scepter dito sa isang Monkey King. Lalong-lalo na puro melee hero yung kalaban mo. Melee hero yung cores dito ng boom. So talagang magsasuffer sila sa bodyguard ni Monkey King. Pero kung walang Aghanim si Gabi doon, talo siya sa reklikan nito. Ang sakit ni Lifestealer eh. So sakto lang din talaga yung naging item choice ni Gabi dito. Getting that Aghanims and the Daedalus, syempre, for that additional damage. Kasi alam niya na yung damage din kasi ni Natsumi dito, masakit na eh. So sakto lang din. Fnatic dito, they still have the Aegis. Hindi pa rin nawawala yung Aegis, but I think pa-expire na ata to KJ, yung Aegis ni Gabi. Oh,
May 1 minute pa naman eto ang si Gabi. And now he's building up his satanic. So kung merong lifesteal etong si Lifestealer, ayaw magpatalo. Ayaw magpatalo ni Gabi para mas lalo niyang mapalagan. So tingin ko Basher ang kailangan dito ni Natsumi para Basher, yes, malabanan niya kahit papano etong ang si Gabi. At ayan, ma-out play niya with the Bash. Ayan, yung Bash instances at possibility para mas makarami siya ng right click. Kaso nga, tatlong Monkey King yung kalaban niya. Eh. Kapag nag-man to man sila, once again. Pero, Janwell kasi yung mga smoke screen niya din on point eh. So, if you're Zephyr, tatalon ka ng ganun basta-basta sa may mid lane, hindi mo basta-basta magagawa yun with the Rikimaru smoke. Nice try, pero ang hirap gawin. Hirap kumalaw if you're a support or even core dito. Parang mapo-force out kang mag-BKB or di kaya mag-build out ng 4 staffs just to make sure makaalis ka dun nga sa smoke screen ng Rikimaru. Pero yung game 2 natin, ah, similar siya sa game 1 in a way na lamang yung Fnatic sa gold lead, pero yung Boom pumapalag. Ganon yung nangyari sa game 1 eh. Kaya nga tayo nag-over 60 minutes dun. So, sa ngayon, di ko pa talaga masasabi kahit lamang yung Fnatic sa gold lead, di ko masasabi na sila pa yung panalo. Kasi Boom dito, with just one decent RP and snowball at makapag-free hit si Natsumi dito, kaya nila ubusin yung Fnatic. Oh, so tingnan natin kung ganun nga ba yung mangyayari dito, LV, dahil dito na yung Boom. Ay, high ground advantage. Okay, teka lang AJ ah, kasi mag-go na Japoy. Nag-BKB na siya dito. There is a snowball in, the Warrior Sponge, Jaunwell. Yung unang mamamatay pero meron pa naman siyang buyback. X-Nova will also die and mega kill streak na for si Gabi. Ang sakit nga talaga, napa-aray si ating mo KJ. Pero buyback, magiging useless ba yung buyback ng Ricky dito? Because I think magbaback lang ata yung Boom. Oh, mukhang magbaback lang naman etong Boom. They respected na out position na din etong si FBZ. He's gonna TP out. And so far sa FBZ, hindi siya makaporma. The last time that we've seen is RP dun pa sa may triangle ng Fnatic. Oh. At saka ang swerte ni Gabi ah. Parati ko siyang nakikita na may double damage. Parang 2 times na to sa ngayon. So now, oh, talagang if you're Boom, takot kang lumaban sa naka-double damage yung Monkey King tapos meron pang Daedalus. Natsumi, meron naman na siya kahit papano Assault Kiras with the attack speed, the armor sa team fight. Pero tingin ko kailangan niya pa netong Basher para mas makapalag pa siya dito nga kay Gabi with the Daedalus and Aghanim Scepter. 12k, 13k gold lead. So, ang tapang din ni KP pa, with his Lotus Orb. Akyat lang siya ng akyat. And as for, ganda kasi ng target eh, ni KP parate with his Spirit Vessel. As long as he's canceling out the Dagger of Magnus, yun lang ang kailangan niya eh. Para hindi makapag-RP na maayos si FBZ. Kanina ko pa nakikita na naka-earn Vessel, eto si FBZ. Kaya nga, yun nga talaga din isa sa nagpapanalo sa Fnatic dito, no? Kasi nga si FBZ, siya talaga yung setter ng Boom dito. Unlike Fnatic na meron silang Pangolier, meron din silang Brewmaster, 'di ba? They do have Japoy, pero si Japoy kasi ang ini-aim lang ni Japoy dito is the Ricky. 'Yun kasi lagi niyang tinatanggal, eh. Snowball in, Waller Sponge, gusto niyang patayin agad yung Ricky. It's because of the smoke, very annoying. Nakakapahirap sa kanila sa clash. Oo, hindi makakagalaw yung supports dyan kapag buhay yung Ricky eh. Kaya tinatanggal ka agad ni Japoy, isang combination lang din naman kasi. At saka, kung tutuusin, yun lang din yung makukombo niya na madidelete niya ka agad, LV eh. So, it's a good thing. Pero, now with the smoke play, eto nga ang Boom. Kaya ang una nilang makikita, Armel, kailangan niya mag-ingat. Kahit isang RP lang sa isang core dito kay FBZ, all goods na yun eh, para sa akin. Si DJ nga ata. Uy, naku po, nakapag-blink out pa. Pero nahuli nila si KP dito. But DJ, mamamatay
din pala agad si DJ dito. And it's a killing spree for Japoy, but a killing spree for KP. Buyback from X-Nova. So it's going to be a 3 versus 5 scenario here. Japoy, nakapag-BKB pero pero nabash pa rin at mamamatay siya. Ang sakit nga talaga ni Gabi. So mamamatay si Japoy as well as FBZ dito. At kaso nga lang, mahuhuli sila. No, X-Nova walang makakapigil sa pag-ultimate niya. At mamamatay si Gabi doon. Or X-Nova is going to die. This is going to be a dieback for X-Nova. Pumapalag pa naman si Natsumi. But KP will just TP out at Armel. He does have the swashbuckle. One more second. Pero na-lift siya. Neto ni Sefer and the gym will be dropped. Oh, yun lang. Nagwawala na sana eh, itong ang Fnatic. Kaso there is X-Nova controlling etong ang si Gabi and Natsumi freely hitting. Nginangat-ngat etong ang si Gabi onto that fight. Armel din medyo naging malayo na din kasi after nilang mapatay etong si Japoy eh. Malayo yung naabot or tinalon etong ang si Gabi given meron siyang primal as ring. So, hindi lang sila nagkasundo kung saan sila pupunta, maghahabol pa ba sila, or we're gonna go back to farming. So, yun yung nakikita ko with that fight na sumobra. Nakikita ko din naman na kanina pa naghahabol ng sobra itong Fnatic eh. Kailangan lang nila ng communication kung ganun yung gagawin nila. Okay. There is the dart from the Rigi. Sefer, mafi-fear din naman si Natsumi and Sefer dito. Free hit. Si KP and I think Sefer, there is the lift at maybe makakatakbo pa ba pero hindi na, mamamatay na yung Rubik dito. There's a slip dart, sleeping dart. KP though, he is kind of tanky and he does have the Lotus Orb. Pero hahabol pa sila Japoy pero ang ganda naman ng Bramble Maze. Neto ni DJ at mapipigilan pa niya si Natsumi and Japoy. Eh, umapasok pa si DJ ah. Ang tapang-tapang. Pero I guess, tinatakot lang ba nila yung boom? Ang annoying talaga ng Ricky. Nanggugulo lang. Ito nga ang Fnatic. Kahit na nakikita nila, okay, kaka-respond lang ng dalawang course nila dito. Pero still, they wanted to annoy, delay, at ibigay yung information na nandito lang si Yopudge or other heroes ng boom being controlled by the supports netong Fnatic habang nag-aayos sila ng mga lanes. Pero speaking of Fnatic, may available tayong ayan RP. Sorry, RP pala dito kay Magnus at BZ with the smoke and the team. Okay. Smoke nga. Micro advantage ito for Fnatic. 4-man smoke naman for boom. Kaso tingnan mo naman yung creeps, parang magtatrabaho na ata. Ito, magpupush lang. So, kailangan sila ng isang hero na mag-defend. Pero wala nang pakiata yung boom dito, KJ. Gusto nilang pumalag. Gusto nilang pumatay. Oo. Magkakaganims na itong si Japoy. Malaking tulong yan mamaya. Sipain mo lang outside the Wukong's command. Ito nga si Monkey King, malaking tulong yun. Wala sa may team fight. Or di kaya, technically, kapag nag-team fight, ay, sipain mo lang si Gabi. Hindi ka mag-aalala. Wala masyadong damage output etong Fnatic sa may laban. So, malaking tulong yan. Aghanim Scepter, almost secured. Okay, KP. But there is the lift. KP, yung unang mahuhuli dito. At the ultimate from, naku po, mamamatay si X-Nova. Nakapag-RP at ang yun. So nga lang naka-BKB. Yung buong grupo ng Fnatic dito, Natsumi as well. Japoy, they need to run away pero wala ng BKB. Si Natsumi dito, masasilence pa naman siya. But Armel is here. Ayan na, gumugulong. Pangol here, matatamaan. And it's going to be a double kill for Gabi KP. With the blink in, huhulihin si FBZ. But it's going to be a triple kill for this MK. Ultra kill. Ako po, grabe naman si Gabi. Bumabawi. Yes, Gabi with the Monkey King. Malakas talaga mag-Monkey King si Gabi eh. Para sa akin, oo. Nung nakalaro ko siya dun sa showdown, Monkey King talaga yung pambato niya. Kaya each time pag nakakausap ko siya when it comes to drafting, sinasuggest na talaga MK every time. So, yeah. Oh, okay. So, as for Gabi, kuha siya ng... thing is,
sayang yung RP kasi na-dodge neto nga ni Brewmaster. Nakapag-ultimate pa siya. Ganda na sana ng control nila eh. Nandun na si X Nova with his ultimate. Kaso nga lang, hindi sapat yung damage nila or yung disable nila para hindi ma-release yung primal split neto nga ni Brewmaster. Oh, pero looking at this, KJ, medyo mahirap na ata to for Boom. Kasi nga, parang mega creeps right away. Mapo-force out ba nila yung buyback ni Lifestealer? Pero malapit na din kasi eh, KP. Mas pure naman siya dito. But there is that sleeping dart from Jonwell. Fortification to be used by Boom dito. Pero traba-trabaho lang. Yung Fnatic, wala na siyang pakialam. There is a snowball and the water sponge. Ginamit na ni Japoy dito as well as BKB. Pero Armel, makapang Rolling Thunder pa naman. RP kinumit na, pero hindi nila mapigilan talaga si Gabi. Hindi nila kayang patayin yung MK na sobrang yaman. Napatulog si KP dito. Natsumi though, he will try and kill KP. But meron pa namang Primal Split. I guess KP will just run away, pero hahabulin siya. Kaso surprise, nandito si Gabi with a Wukong's Command. Mega kill for Gabi. And Magnus will die without a buyback. Yun lang. Wala siyang RP, pero malaking tulong yung pang-reposition niya sa teamfight. Eh. Yung mga sungkit-sungkit niya. Para kahit pa paano, madepensaan nila itong ang game na to. Pero sobrang lugi na din kasi, Ate LV, eh. There's a lot of chances na nasayang dito nga sa Boom. May mga lapses sila na instances na hindi nila na-burst down kagad yung heroes dito ng Fnatic. Kung kanina na nanalo sila, nakakakuha sila ng decent kill. Nung napatay si Armel, namatay din yung other heroes ng Fnatic. That is because napatay nila kaagad si Rikimaru and eto nga si Dark Willow. Pero with the presence ng Dark Willow, Terrorize at saka ng Smokescreen, sobrang bosset ng combination na ibabato dito ng Boom. There might be a good RP, pero yung Terrorize kapag tumiming sa RP, Terrorize, walang gagawin yung kasama eh. Ng isang Magnus. So now, again, tiis muna ulit dito nga sa Mega Chris. Meron naman silang empower. They could try and defend. Pero, secured na yung Aegis of the Immortal, Cheese, and other advantage na nakuha ng Fnatic doon sa Rosh Pit. Okay, eto na ba? Ang one last fight, Armel pumasok na dito. Nice stun on three heroes from Gabi dito. Wukong's Command, sobrang laki! Ako po! Sakop buong mapa, mamamatay na, double kill for Gabi. Pero of course, Boom is trying to defend their throne. But how can they defend this? Gabi with the BKB. Okay, snowball in. Dalawa yung isasama ni Japoy dito. Pero parang mamamatay nga ata si Natsumi dito. Naku po, na-control nila yung Lifestealer. At hindi na nga makabuhay. Hindi na makapag-BKB. Hindi na makapag-rage. And it's going to be a GG for Boom. A very clean 2-0 sweep from Fnatic. And congrats to Fnatic. Mag-continue pa sila dito sa lower bracket. As for Boom naman, sadly, laglag na sila dito sa BTS. So, 5-6 spot. Itong ang Boom. Dito kasama nila yung Sersha na nalaglag today's video. And as for Fnatic naman, ayan, nasa top 4 na sila. Including, itong ang, I think, we have Blacklist, Talon, Fnatic, and Polaris. Yun na lang yung mga remaining teams na matutunghayan natin dito nga sa BTS Pro Series Season 14. At ayun na mga kaibigan, hopefully nag-enjoy kayo sa ating laban. And as for Fnatic, congratulations! Marami akong nakikita. Gabi is back. Labas. Yun. Mga haters ni Gabi. Ayun hashtag lang dyan. So Gabi, since day one, yung nakikita kong comment section, which is para sa akin sobrang it's great to see na kahit papano eh nagre-retain pa rin yung supporters ni Gabi. Yes. Kasi alam mo naman yung pinagdaanan ni Gabi last Division 1 tournament, grabe yung mga bashers. So guys, well played naman. Well nakabawi. Played, well played. At masaya ako para sa Fnatic and malungkot din at the same time para sa Boom kasi sila ang isa sa mga nalaglag for today. Pero maganda yung pinakita ng Fnatic on this game. Malinis na 2-0 up against Boom. So, congratulations once again. And happy, happy Valentine's. Ayan, sa mga hindi pa nag-greet dyan, ayan, mag-greet na kayo kasi malapit nang matapos ang February
14. Oo, pero sa mga nagtatanong, ito na yung last series natin ngayon, guys. Pero huwag mag-alala kasi bukas, alam ko, marami ata tayong kakas bukas, KJ. DPC and BTS magsasabay-sabay. So I think there would be 5 series na mapapanood nyo bukas. And I think complete ata yung mga caster bukas. Marami so, tayong coverage. Yes. So yung mga inaantay nyo or mga inaantay nyo mag-cast dito, eh makikita nyo bukas. So of course, pero sa ngayon, good night